Hi, this is Edward Reformina at dito sa video na papanoorin mo, ituturo ko at ipapakita ko sa iyo kung paano ba kumikita ng malaki sa internet. At syempre, paano kumikita ng malaki sa internet sa legal at sa ethical na paraan. Okay? At tanging paraan para kumita ng legal at ethical ay sa pamamagitan ng pag-provide ng mga totoong products at sa pagkakaroon ng mga totoong customers. So basically, ipapasilipin kita sa loob ng business model ko sa business na ginagawa ko. Okay? Imaginin mo na lang na bibigyan kita ng behind-the-scene look sa business model na ginagawa ko. Papapasukuhin kita sa loob ng business ko at ipapakita ko sa iyo kung ano ba yung mga prosesong nangyayari sa loob para maintindihan mo ng mabuti kung paano ba talaga kumikita ng malaki sa internet at kung paano ko ba nagagawang kumita ng multiple six-figure na income kada buwan. Okay? So, make sure then, siguraduhin mo rin na tatapusin mo ang video na to dahil sa hulihan ng video na to, sasabihin ko sa iyo at malalaman mo kung paano ka magkakaroon ng libre, yes, libreng access sa isang system. Okay? Itong system na to, gumastos kami, nag-invest kami ng 360,000 pesos na investment para gawin itong system na to. At sasabihin ko sa iyo kung paano ka magkakaroon ng libreng access dito sa system na to. And paano mo siya magagamit? Paano mo magagamit itong system na to para ikaw mismo ay magsimulang kumita ng malaki sa internet kahit simula ngayong araw na to. So ngayon, ang gawin natin, punta tayo dun sa loob ng opisina ko at ipapakita ko sa iyo kung paano ba kumikita ng malaki sa internet at pasisilipin kita sa loob ng internet business ko. Okay? Let's go! Okay, ang first part ng magiging business mo ay tinatawag na traffic. Okay? Traffic. Okay, itong traffic, ito yung magre-represent ng mga tao na magpupunta sa website mo. Ito yung magre-represent ng mga tao na galing sa Facebook na bibisita ng website mo. Okay, lahat ng, kahit anong business, lahat ng klase ng business kailangan ng traffic. For example, kung may sari-sari store ka, may tindahan ka, yung mga taong dadaan sa harap ng tindahan mo, yun yung traffic ng tindahan mo, yun yung traffic ng sari-sari store mo. Sa internet, ang traffic ay yung mga taong nagpupunta at bumibisita sa website mo. Okay, yun yung step 1. Step 2 ay tinatawag na, tawagin na natin siyang pinto. Okay? Ito yung magsisilbi, ito yung magre-represent ng daanan kung saan sila papasok nung website mo. Okay? Ang silbi, ang trabaho nitong pintuan na to, or sa internet, ang term na tawag natin dyan ay squeeze page. Ang trabaho nitong pintuan na to, itong squeeze page na to, ay para ipaalam dito sa mga tao na to kung ano yung madadatnan nila once na pumasok sila dito sa pinto na to. Okay? So, for example, ang business mo at ang product mo ay tungkol sa pagpapapayat. Okay? Sa weight loss. Dito mo pwedeng sabihin kung ano yung mapapala nila once na pumasok sila dito sa pinto na to. Okay? Pwede mo sabihin dyan na kapag pumasok ka dito sa website na to, matututunan mo ay mapapanood mo ang isang video na magtuturo sa iyo kung paano ka papayat sa loob lamang ng 2 linggo. Parang ganon. Ang isa pang purpose nitong pinto na to ay para kunin yung mga email address ng mga tao na pupunta din sa website mo. Okay? At may 2 reason kung bakit mo gagawin yon. Bakit kailangan mo gawin na kunin at hingin yung email address nila kung gusto nilang pumasok sa website mo. Okay? First reason, ay para mapatunayan mo na talagang seryoso sila na gusto nila makapasok dun sa website mo. Okay? Yung kasi yung magbibigay sa kanila, yun yung kasi yung magpuprove na talagang interesado sila na makapasok. Okay, pangalawang reason kung bakit mo hihingin yung email address nila kapalit ng pagpasok nila, okay? So, hindi sila makakapasok kapag hindi nila binigay yung email. Ganito yan, halos 95 to 98% ng mga taong pupunta sa website mo ay hindi ka agad magdidesisyon na bilhin kung ano man yung product na ino-offer mo. Pero dahil kinuha mo yung email address nila, mapa-follow up mo sila in the future. Ibig sabihin, mapapadala mo sila ng mga follow-up
email para mapabalik mo uli sila sa website mo. Pero pag hindi mo kinuha yung email address nila, once na umalis sila doon sa website mo, mahihirapan ka na sila, mahihirapan ka na pabalikin sila doon sa website mo. Mahihirapan ka na silang maging customer. Okay? Malinaw ba 'yon? Kapag pumasok na sila dito sa pintuan mo, kapag binigay na nila sa iyo yung email address nila, dalawa ang mangyayari. Una, papasok sila sa isang tinatawag na email campaign. Diyan masisave yung mga email address nila para magawa mo sila ma-follow up in the future. Okay, pangalawa mangyayari sa kanila ay mapupunta na sila sa isang page, okay, kung saan mapapanood nila yung presentation ng product or ng business mo. Okay, ito na yung, dito na nila malalaman yung mga benefits once na sila ay mag-decide maging customer at once na sila ay mag-decide na bumili na kung ano man yung products na ino-offer mo. So, for example, dito sa example natin, ayun nga weight loss product. Okay, ito yung mag-i-explain sa kanila ng benefits ng kagandahan ng mga products na ino-offer mo. At kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, 95 to 98% ng mga tao makakita nitong presentation mo ay hindi kagad bibili. Okay, pero dahil yung email address nila ay nandito sa email campaign mo, magagawa mo ulit silang padalan ng email para pabalikin sila doon sa sales page mo. Ito yung sales page. Tawag dito sales page. Okay? Dito sa email campaign mo, magagawa mo is mapapadala mo sila ng mga additional information about sa business mo. Pwede mo rin silang i-educate ng mas mabuti para malaman nila yung kagandahan ng mga products na ino-offer mo. So ngayon, kapag nag-decide naman na silang bumili, kapag yung tao ay napanood yung presentation mo at nag-decide silang bumili, ang susunod na proseso, susunod na part na kailangan mong gawin ay magkaroon ka ng paraan para kuhain yung payment nila, yung bayad nila. Magkaroon ka ng proseso para kuhain at iproseso yung mga payments nila. So, may dalawang paraan para gawin mo yun. Okay? Ang isa, kumuha ka ng tinatawag na merchant. Ito yung automated na proseso para kumuha ng mga credit card payments mula dun sa mga magiging customers mo. Okay? Ang isang example na pwedeng mong gamitin ay ang PayPal. Okay? Pero dahil dito sa Pilipinas, hindi pa ganun kasikat ang mga credit cards. Ang pangalawang option na pwede mong gawin is mag-hire ka ng assistant or ng staff na mag-handle at mag-aasikaso ng pagtanggap ng mga payment at pagproseso ng mga orders. Okay? So, ang third part, tinatawag na kahera. Tawagin nila natin kahera. Okay? Again, ito yung magpoproseso ng mga payments, tatanggap ng payments galing dun sa mga customers mo. Okay? Pagkatapos matanggap, ma-verify yung mga payments, ang susunod na mangyari ay tinatawag na product delivery. Dito na makukuha ng mga tao yung mga product na binili nila, kung ano man yan. Pwede mo, kung nagbebenta ka ng physical na product, pwedeng meron kang staff na nagpapadala ng mga products na yun, nagsiship nun papunta dun sa mga customer na bumili sa'yo. Pero kung ang business mo ay parang katulad sa akin na 100% na digital, mga digital products kasi yung mga binibenta ko, pwede magsilbi itong website kung saan ma-access nila yung mga products na binili nila. For example, yung product na binibenta ko ay mga e-books, mga videos, mga training videos. So, pwedeng ito yung dito nila, dito sa part na to, dito nila ma-access yung mga products na binili nila. Okay? So, basically, ayan yung limang proseso, limang part ng isang internet business. Okay? At ang bagay na kailangan mong matandaan ay itong lahat ng proseso na to, lahat ng steps na to, ay kailangan ay semi-automated. Ibig sabihin, dapat hindi yan kailangan ng parte mo para gumana. Okay? Kaya nga dito, pwedeng 100% automated to kung PayPal ang gagamitin mo dito sa kahera. Or kaya naman, meron kang staff na mag-handle nung pagtanggap ng payment. Dito naman, kailangan automated din siya para ibig sabihin, may mga magdi-deliver ng product kung papunta doon sa customer.
O kaya isang website siya na once na i-verify nung kahera mo na natanggap na nila yung pera, automatic makukuha, ma-access kagad nila yung mga products na binili nila. Okay? So ganito yung tunay na internet business na tinatawag. Bakit internet business? Ibig sabihin, tunay na internet business kasi kumikita ka, pwede kang kumita habang may isang parang buong makina, isang sistema na gumagana sa'yo habang ikaw ay may ibang ginagawa. Habang, for example, nagbabakasyon ka, for example, ginagawa mo yung hobby mo. Okay? So, etong system na to, ganitong klase ng system ang makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng time freedom. Ang isang challenge ng isang entrepreneur na gusto magsimula ng internet business ay para i-set up itong mga to. Yun yung number one challenge nila. Hindi nila alam kung paano i-set up ang lahat ng to. At pangalawa, napakalaki din ng perang kailangan mong ilabas para makapag-set up ng ganitong sistema, ganitong proseso. Okay? Para magkaroon ka ng idea, yung last na system na ginawa namin, sinabi ko nga sa iyo kanina, ay nagkakalaga ng 360,000 pesos mahigit. Okay, gumastos kami, nag-invest kami ng ganong kalaking halaga para i-set up lang yung system na to. Okay, and ang good news, pwede kang magkaroon ng libreng access dito sa system na to. Pwede mo siyang gamitin ng libre para magawa mo ring kumita ng malaking pera, ng malaking income sa internet kahit simula ngayong araw na to, nang hindi mo kailangang mag-set up ng ganitong sistema, na hindi mo kailangang gumastos ng malaki para magkaroon ng ganitong makina, ganitong system, ganitong proseso. Okay, ang kailangan mo lang gawin para malaman mo kung paano ka magkakaroon ng libreng access dito sa system na to na nag-aalaga ng 360,000 pesos ay i-click mo yung button sa baba ng video na to. Okay, i-click mo yung button na yan ngayon para malaman mo kung paano ka magsisimulang kumita sa internet gamit itong libreng system na to na nagkakahalaga ng 360,000 pesos. Okay, go ahead, click that button now.